Alright, what's up guys? So, Jerome Moto Vlog once again. So, today we are going to install hazard lights sa Mio I. What we're gonna need is this. Switch. Nabili ko yan ng 20 pesos lang sa mga motorcycle shop or any shop na merong available niyan. Tapos, eto. Yung wires, kasi baka mamaya mabitin yung wire na ito. Hindi umabot dun sa kukunikan natin. And then, advice lang, kasi since we are going to install this to Mio I, yung stock na relay ng fascia relay ng Mio I, hindi siya compatible na lagyan ng hazard light kasi hindi niya kaya magpailaw ng mga apat na ilaw. So, kailangan yung bumili ng bagong flasher relay. Mura lang din naman. I think mga nasa 80 pesos lang yata yun. So, yeah. Without further said, let's start. Alright, so we're here. Ito na yung... Okay, ito na yung MIUI nakakabitan natin ng hazard light. So... ang gagawin lang natin is ito lang ang babaklasin natin. Itong bearing na to. So, yeah. Bali limang tornilyo lang yan. Isa dito. Tapos, isa dito. Ito. Tapos, dalawa dito. Ayan. Ito, tsaka ito. Sa stock na, ano, na MIUI, puro tornilyo lang yan. Screwdriver lang ang gagamitin nyo dyan. So, yeah. Baklasin muna natin. So, yun na nga guys. No, nabaklas na natin yung flaring. Tapos, ang gagawin na lang natin dito. Doon sa mga nahihirapan dito sa ituturo ko na ito. Itong connector na to. Dito kasi na dumadaan yung wire na galing ng relay. Ng flasher relay. Pupunta yan dito sa may switch ng turn light. So, yeah, ang paghahanap lang niya, hanapin niyo lang yung wire na co-connect, napupunta doon sa may switch. Napaka basic ito lang niya. Tapos ang kailangan ang gagamitin natin wire diyan is ito. Yung kulay green, yung kulay brown, ito kasi yung sa turn lights, signal lights. Tapos itong brown white, yan naman yung galing yung supply na galing doon sa relay. Kaya yung dumadaan diyan kuryente, nagaano na rin yun. Parang nagpa-flash yung ano ng kuryente, kaya yung ilaw magpa-flash din siya. So, diyan tayo kukonek sa tatlong 'yan. So, umpisa na natin, guys. So, yun na nga, guys, no. Ang ginawa ko muna kasi mukhang mabibitin siya dito is dinikit ko ay dinugtong ko muna yung mga wires na kailangan natin. So, ito nang naman yung mahalaga dito. Yung puti na dapat tandaan kasi dito manggagaling yung supply natin. Bali, ang ginawa ko, color red siya. Tapos itong kulay blue, tsaka orange, kahit anong kulay na yan. Kasi sa turn light natin, ilalagay yan sa kaliwa tsaka sa kanan. So, yeah. Tsaka nga pala, binutasan ko na yun dito. Ito, nilagay ko ng butas. Pangit na. Pero, check natin mamaya kung ano magiging itsura. Kasi diyan ko ilalagay yung switch ng hazard light natin. Okay, so yeah. Game. Isa na natin. Alright, so gaya nga nasabi ko kanina, ito ang gagamitin natin. So, ang gagawin muna natin dito is tatanggalin muna natin yung sa pag-iwalayin muna natin sila. Ipindutin nyo lang yan nandito, tapos yan, hugutin nyo na, yan, tanggal na siya. After that, yung mga wire ito, yung brown, tapos white brown, tsaka green, kailangan natin tanggalin kasi dyan tayo kukonek. May clip lang yan dun sa loob. Unahin natin yung brown.
Yan, dito tayo kukonek ngayon sa dongle na. So, ang kailangan natin ditong gamitin is eto. Yellow na lang muna. Yung yellow. Yellow muna ilalagay natin dito. Make sure na pag ibabalik nyo na siya guys, ugutin nyo to, ay ayusin nyo to kasi yung pinakalak nyan eh. Eto. Para hindi siya nabubunot. Yan, bali na ipasok na natin yung isa. Yung isang yellow na nakakonect doon sa red, doon sa switch natin. Kinonect natin siya dito sa brown. Ito yung color brown. Tapos sinext na natin is yung red. Itong red wire na nasa switch, nakakonect siya sa white. So i-connect natin to doon sa dito sa white brown. Yeah. Tapos gaya na sabi ko kanina, ayusin natin yung naka-ano niya, lock, para mag-lock. Tapos balik na natin. Ayan, sarap na. Tapos lastly, ito naman yung yellow wire na nakakonect doon sa blue. Kukonect natin siya dito sa green. Ito, yung kulay green. Alright, nakabit na natin lahat ng wire. Guys, ang gagawin na lang natin is itetest natin kung gagana na siya. Lagay muna natin itong switch dito. Pasok muna natin. So, let's try kung gagana. Yan. Yan na kasimple. Oo nga pala. Balik muna natin pala to. Pwede na natin tayo balik. Mamaya, babalutin ko na lang to ng tape para hindi siya pangit tignan.
Ayan, try natin. Mamaya ako na yung ipipix doon kasi testing muna natin. So, try muna natin engine on. Ayan, okay na. Engine on. Engine on na siya. So, let's try kung gagana tong hazard light pag ginan natin. So, turn on. Ayan, as you can see guys, gumagana na. Hindi na natin kailangan yung iba kasi nakikita ko tutorial. Kailangan mo pang galawin yung turn light bago gumana. Ayan, as you can see, okay na. Alright, so if you like this video, so yeah, kindly hit subscribe button and yeah, the bell para updated kayo sa mga next video natin. So, up. Then, on. Up. On, up. Yeah, simple lang, di ba? Yan. Turn on. Turn up, turn on, turn up. Okay na guys, so ang gagawin ko na lang ngayon is ipipix ko na lang lahat para medyo maganda naman tingnan, tapos balikan ko kaya papakita ko sa inyo kung paano yung ginawa ko. Okay, so yeah, fix ko muna. Alrighty, nasemble ko na yung layering guys. Okay na, nakabit ko na siya ulit, tapos nakabit ko na rin yung switch dun sa binutasan natin. Ayan, as you can see, hindi naman siya pangit tignan. So, yun, check natin kung gumagana pa rin. Ayan, all good. Alright, so looking good. Alright, so if you like this video guys, kindly click the bell button and the subscribe button. So yeah, see you again in my next tutorials. Have a good day guys, bye.